Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kabuksi. Ngayong araw na ito, meron po tayong papasyalan dito sa kabundukan, doon po sa paanan ng bundok. At yung pong tinulungan po natin nung isang araw na si Kuya Nick, yung pong katutubong Aita na nakita po natin na naubusan po ng gasolina yung motor po nila. At napagalaman ko po nung nakita po namin si Kuya, bumabali daw po siya sa kanyang boss upang makakain. At ilang araw na daw po silang hindi kumakain. Ngayon po pinagdala po natin sila ng tulong. May dala po tayong 25 kilos na bigas. May dala tayong ng grocery. Pupuntahan po natin si Kuya Nick, yung kapatid po nating Aita, at tatawid po tayo ng ilog. Samahan niyo po kami, mga kabuksi, sa aming paglalakbay. At puntahan po natin yung kapatid po nating Aita dito sa kabundukan. Tara po, puntahan po natin. Tatawid po tayo ng ilog. Medyo malakas yung agos ng tubig. Tara po, ikutan po natin si Kuya Nick. Ayun po, yung pong bahay na nakikita nyo na nag-iisang bahay. Yung po yung pupuntahan po natin. Medyo malayo yung lalakarin natin. At para nabibigyan ng tulong si Kuya. Tara po, puntahan po natin. Layo po na yung paglalakbay natin na ito. Nag-iisang bahay lang po yun, no? Yung kubo po nila. Nakakahingal po. Sobrang layo. Pero kakayanin. So, sa wakas, nakarating na din po tayo. Yung buong bahay ni Kuya Nick, yung katutubong Aita. Kayo na po yung bahay nila. Sila lang po yung nakatira dito sa gitna ng kabundukan. Ayun po yung bahay ni Kuya Nick. Tara po, puntahan po natin. Layo po nung nilakad natin para mapuntahan yung bahay ni Kuya Nick. Tao po! Diyan po si Kuya Nick. Hello po! Kuya Nick! Ito pala si Kuya. Hello Kuya. Gusto po. Gusto po. Ito pa. Pasal po kayo. Ito po si Kuya Nick. Pwede tumuloy Kuya? Oh, pwede naman po. Ito si Kuya Nick. Hello po. Kumusta po? Okay na. Dito po kayo nakatira? Okay. Yan, dito Kuya Nick. Ito po si Kuya Nick. Siya po yung nakita po natin sa Santa Juliana, no Kuya? Opo, Santa. Na naubusan ng gasolina. Ayan, pinuntahan po natin. At mayroon po tayong ibibigay na tulong kay Kuya. No Kuya? Opo. Ito po, na puntahan po natin si Kuya Nick. Si Kuya Nick po ay katutubong Aita, no Kuya? Opo. Tsaka si ate. Bali, si Kuya Nick po, siya po yung nakita natin nung isang araw na naubusan ng gasolina dun sa daan. Ang ginawa po namin, hinila namin yung motor ni Kuya Nick para makakapunta dun sa pupuntahan niya, dun sa boss mo, Kuya. Opo, tama? Boss namin po. At pagkakaalam ko na nasabi mo sa akin, bumabali ka nun para meron pa yung pagkain. Opo. Bakit Kuya Nick, nung nakita ka namin na pupunta ka ano dun? Ano po, sir? Kasi kaya kinapunta po ako dun, hindi po kami makatawid kasi malalim po yung tubig. Kaya na papunta po ako dun sana kasi
kailangan lang po namin sana kasi wala po kami makain. Kaya ilang araw na kayo hindi kumakainan, kuya? May ano na po, tatlong araw na po. Minsan kumuha lang po kami ng mga saging dyan, hindi po kami ngayon. Kaya nagsapalaran po kami sana kung makakuha kami sana dun sa boss namin na pasalamat naman po ako at nabigyan ako ng kahit konti ng boss ko. Nakatawid din po kami dito sa ilo. Magkano yung binigay sa'yo ng boss mo, kuya? Binigyan lang po na magkano, 500 po. 500? Opo. Para pangkain? Pangkain lang po. Bali, anong pangalan niyo po, ate? Rita po. Si ate Rita. Bali, ano po, ilan po yung anak niyo? Tatlo po. Meron na po nag-aaral sa kanila? Mayroon na po, itong dalawa. Nag-aaral. Anong grade ng panganay mo, kuya? Ito po, grade 4, kinder po. Kinder. Tapos ito yung bunso. Opo, bunso po. Ano yung trabaho mo dito, kuya? Nagpapastol lang ng baka po. Nagpapastol ng baka? Opo. Maliban sa pagpapastol ng baka, ano pang hanap? Ano po, minsan, kung hindi ko po kasi ano dito, kasi wala po kami magkikitan. Minsan, mamuso po kami magkipag-arawan, makakita ng dapat makita sa ano po, sa arawan. Yung konti lang naman po, para makaraos lang po. Oo, kuya. Magkano yung pinapasahod sa'yo ng boss mo, yung pagpapastol? Ng 3,000 lang po. 3,000 isang buwan? Opo. Libre po kayo pagkain? Wala na po. Walang bigas, walang grocery? Wala po. Paano yun? Tapos bali kung yung 3,000, kuya Nick, tigisandaan ka lang ng isang araw. Opo, tapos kung hindi ko po maalam na manira yung baka po, tapos ako pa magmumulta po, magbabayad ng masisira nila dyan. Ah, pag pinapastol mo, parang kumakain sila ng mga pananim ng mga opo, ibang katutubo. Opo. Ikaw yung, sa'yo pa machacharge. Opo. Eh, parang wala ka na din kinikita. Nung ano po, nung unas din, sir po, 10,000 po ang binulta ko. Tapos, yan, pinagtsagaan namin po, kaya naabot po kaming hanggang 2 taon ko dito. May utang pa kayo sa boss nyo? Wala na po ngayon, sir. Ito na lang po yung 500 na nakuha ko nung... Doon na lang yung utang nyo? Yung inatid yung po kami doon. Bakit, kuya, napansin ko po, kayo lang po mag-isa na nakatira dito? Kami, mayroon din po kami, kaso malalayo lang po, sir. Malalayo yung katabi namin. Malalayo? Opo. Pero wala kayong bahay sa baryo? Mayroon po, kaso hindi pa po nagawa. Hindi pa nagawa? Opo. Kaya dito kayo nakatira? Opo. Kaya kung ano po sana, kung hanggang tatagal kami dito, kung masubukan ko mag-ipon, pagawa ko yung bahay ko. Pakadilagado po kasi yung kalagayan nila, kuya, dito yung bahay po nila. Bali, ito kasing bahay nila, ito yung bahay ng pinatira sa inyo ng boss nyo. Opo. Pero meron kayong sariling bahay dun sa baryo, pero hindi pa nagawa. Opo. Ang napansin ko dito, kuya, may malapit kayo sa ilog. Pag malakas yung bagyo o muulan, pumapasok dito yung tubig. Pumapasok po. Lalo na delikado para sa mga bata. Opo. Kung sanang loobin ng ano, na mayroong makatulong sa inyo na mapaayos yung bahay nyo sa baryo. Opo. Para yung mga bata, yung asawa nyo po, hindi sila dito mag-i-stay. Kasi nabansin ko yung ilog, medyo may kalaliman, lalo na pag may bagyo. Talagang papasok dito yung tubig. Kaya nga po, kanina sanang umaga, mag-aaral po sana ito, kaso lang malakas po yung ilog, kaya hindi siya nakapasok. Kung may bahay po kami sana doon sa baryo, doon na lang po sila sana doon. Hindi pa napapagawa yung bahay sa baryo, kuya? Hindi pa po. Kumusta yung ano nyo dito, yung pang-araw-araw nyo? Ano lang po, kung minsan mamusok kami, ibenta namin doon sa Maruglo, kung may ano dito, arawan, nakakaraos din po kami dito kahit konti-konti. Pero ngayon, kuya, may bigas po kayo ngayon? Mayroon naman po. Na yung uncle ko po dyan sa banda dyan, binigyan po kayo? Binigyan po kami ng bigas. Ilan salok yung binigay sa inyo? 5 salok po. Ngayon, kung makakita naman ako, ipapalit ko naman sa kanya. Ah, parang pinahiram ka lang ng bigas. Opo. Pinahiram ka ng bigas, ngayon pag kumita ka, ibabalik mo yung iniram mo, opo, bigas. Kasi may ano po kami doon eh, may pinuputol kami na binibenta namin doon para kahoy. Kahoy. Parang hindi, yung ano po, parang kawayan. Ah, bulo, hindi, opo, kuya. Pinagaano ng ampalaya.
Mga istaka po. Nagpuputol kayo ng ano, ng... Opo. Paray... Mga istaka. Yan lang po yung ano, kaya... Yun lang. Dito kuya, nagkakasya kayo dito. Dito kayo natutulog. Bro, malapit meron. Ito po yung bahay po na tinitiran po ni na Kuya Nick. Paano kayo dito? Pag umulan, di kayo nababasa? Nababasa rin po kami, sir. Minsan, pumapasok yung ano dito. Yung tubig? Opo. Diyan lang po kami. Upo-upo lang po dyan. Umuupo lang kayo? Pag umulan? Kung malakas, upo lang po kami dyan. Pero kung mahina na, hindi naman aabot na dito. Oh. Hanggang dito lang po. Oh, ganito, ate, no? Mga Kuya Nick, kaya napuntahan namin kayo. At pinagtanong namin yung bahay nyo dito sa baryo. At tinuro nga dito yung lokasyon ng tinitirhan nyo. Opo. Kaya pinuntahan namin kayo. May bibigay kaming tulong sa inyo na bigay ni Ma'am Edith na grocery. Ito po, ate, no? May dala po kaming grocery. Toyo, suka, biskuit, dilata, noodles, at may sabon panligo, panlaba din, Kuya Nick. Ito, kuya. Salamat po sa Diyos. At maliban dyan, Kuya Nick, may dala po kaming bigas. Ito, para may bigas po kayo. 25 kilos na bigas. Apo. Dito na lang, kuya, para hindi po kayo mabigatan. Apo. Ito po, bigay po ni Ma'am Edith. Sana kayo nasagal. Kaya sana po, salamat naman po sa Panginoon at na nahanap niyo po ako at ako'y nagpapasalamat po dahil di ko naman po akalain na ganito naman po ang aking matatanggap. Kaya sana po sa Panginoon po, wala pong imposible yung ginagawa ng mga ano dyan, mga kismosa. At kami po, nagulat na lang po kami na binibigyan niyo po kami na pala ng pagbiyaya po. At di namin alam po na ganito ang maabot po sa amin, sir. Kaya po sana sa Panginoon at ako'y nagdadasal po at hindi namin po alam na ganito pala ang naabot po sa amin, sir. Kaya wala po imposible na Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon po at kami ay nagkaroon ng ganito. At Kuya Nick, ngayon pa lang kayo nakatanggap ng ganitong biyaya. Ngayon lang po kami nakatanggap. Kaya po malaking pasalamat namin po sa Diyos. At kayo rin po, sir, at na ganito. Hindi namin po kasi alam mo, sir, kung bakit naabot po yung ganito sa amin. Kuya, ano po, yung pagkakita ko po sa inyo nung nawalan kayong gasolina, siya po yung naging tulay na mapuntahan ko po kayo at makilala ko po kayo. Kaya nung sabi ko nga, babalikan ko kayo at para bisitahin, kaya pumunta po kami dito. Apo, nagdala sir po kami ng tulong, no, Kuya Nick, na bigay po ni Ma'am Edith. Apo. Yan po, magagamit niyo na po para meron po kayong pagkain na apo, grocery at bigas. At sana, Kuya Nick, marami pang blessing ang dumating po sa inyo, no, Kuya? Apo. At importante, Kuya, kahit na mahirap yung pamumuhay, nagsusumikap po kayo na naghahanap buhay para sa pamilya niyo po. Apo. At yung mga bata pinag-aaral niyo, no, Kuya Nick? Apo. Ito po, mga kabuksi, na puntahan po natin sina Kuya Nick. Ito Kuya Nick, no? Yung grocery po. At may dala din po kaming bigas. Kami po yung nagpapasalamat kay Madam Edith na nagpaabot po ng tulong. Maraming salamat po sa mga sponsor po natin na nasa ibang bansa. At Kuya Nick, no? Apa. Na sana ay maraming pang blessing ang maipaabot po sa inyo. At yung mga bata, ano yun din po sila, no? Alagaan. Apa. Alagaan. Apo. At sana pag-pray natin, Kuya Nick, na sana mayroong pang blessing na mayroong makatulong po sa inyo na mapaayos po yung bahay nyo dun sa baryo. Sana nga po. Para yung mga bata at sina ate, yung asawa nyo po, lalo na yung mga bata na hindi na sila tatawid ng ilog. Okay. Lalo na ito, Kuya Nick, yung bigas napaka-importante, di ba? Yung pang-araw-araw po nila. Kasi po sila, yung pumbigas dito, napaka-importante po. Yung bigas, ginto po. Ang ibig po sabihin ng ginto, parang pinaka mahirap kuhanin. Kasi kung hindi ka magtatrabaho sa bundok, hindi ka maghahanap ng gulay, makabili ka lang ng 1 kilo, napaka-importante na. Yun po yung para sa mga kapatid po natin ngayon. Kaya po, napaka-importante ng bigas sa kanila. At nakita ko po kay Kuya Nick yung pagpuporsige niya kasi kahit na po malayo, nagtsatsaga po siya dito na mag-stay kasama niyang kanyang pamilya na magpastol ng mga halagang hayop. At kahit na yung sweldo po ni Kuya, magkano lang para makaraos lang sa pang-araw-araw. Ito po yung mga dapat nating mga tinutulungan na mga kababayan natin nagsusumikat. No, Kuya Nick, ate, hindi na po kami magtatagal, no? Sana itong tulong na ito makaraos po sa pang-araw-araw nyo po.
At na Kuya Nick, ito na po, iwanan na namin to na. Apa. At maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabuksi. Sana din po, masusuportahan nyo din po yung mga layunin namin na ginagawang ganito. Yung pagbibidyo po namin, yung pagtulong natin para napapakita po natin sa mga kababayan po natin yung pong pinapaabot nila ay nakakarating sa mga tinutulungan natin. At sana masuportahan nyo po kami sa aming YouTube channel na Buksi TV upang mas marami pa po tayong matulungan na kababayan po nating mahirap at nangangailangan, lalo na po yung mga taong nagpuporsige, yung mga kababayan nating nagsusumikap. Hanggang dito na lang po mga kabuksi, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. O, sige kuya, no ate? Okay. O, sige po, bye-bye po. Bye-bye. Siya ang laging iyong kasama, ang laging kaagapay at di ka iiwan. May Buksi TV.